Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Hello po, Sir Pipi. Magandang gabi po sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rendix. Taga Visayas po, sa Leyte. Pero, nasa abroad na po ako ngayon. Nagtatrabaho po ako dito sa Saudi Arabia. Parati po akong nakikinig sa mga kwentong aswang na ibinabahagi niyo po. At kahit nasa trabaho ako, ay palagi pa rin akong nakikinig. Mayroon lang po akong kwentong nais ding ibahagi sa inyo. Balik karanasan po ito ng mga magulang ko. Ito rin yung madalas kong marinig na ikinukwento sa amin nung kasama ni Papa na sundalo sa tuwing mag-iinuman sila sa amin. Taga Cagayan de Oro po ang mama ko, habang ang tatay ko naman ay taga Bohol. Pero sa Cagayan din po kasi siya nag-aral, kung kaya doon na sila nagkakilala ni mama at sabay na gumraduate. Taong 1986 po nang mangyari yung nakakakilabot na karanasan ng mga magulang ko. Ito po yung panahon na nagbunga na yung kanilang pagmamahalan. Ito yung pagkakataon na ipinagdadalang tao na kami ng kambal ko. Tama po ang inyong narinig. May kakambal po ako. At kami po ang una nilang naging supling. Nang 6 na buwan na po yung tiyan ni Mama, sundalo po si Papa at na-assign doon po sa Bohol, kung kaya naiwan si Mama sa CTO. Pinagbabawalan na rin kasi si Mama noon ng kanyang mga magulang na bumiyahe dahil sa malaki na nga ang kanyang tiyan. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay nagpa siya si Mama na sundan si Papa doon sa Bohol. Naisip niyang mayroon naman siyang matutuluyan dahil sa may bahay naman doon ang mga magulang ni Papa. At ganun na nga ang nangyari, kasama ang dalawang magiging yaya namin ng aking kakambal ay dumating si Mama doon sa Bohol. Na ikinagalit naman iyon ni Papa dahil nga hindi na makabubuti pa para kay Mama ang bumiyahe ng malayo. Sinabi pa niya na makaraan lang naman ang 2 buwan ay babalik na rin siya sa CTO. Pero dahil sa naroon na nga si Mama, kung kaya wala na ring nagawa pa si Papa. Kasama nila Mama sa bahay sila Lolo at Lola at ang kapatid na babae ni Papa at 2 niyang pamangkin na pinapaaral nila. Minsan lang kung makauwi noon si Papa sa bahay dahil sa marami silang inaasikaso sa kampo. Mahilig si Mamang maglinis. Gusto niya yung lagi siyang may ginagawa at pinagkakaabalahan. Madali kasi siyang mainip kapag walang ginagawa. Kaya kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay kung ano-ano ang binubuting-ting niya doon sa bahay. Madalas nga siyang paalalahanan ng kanyang mga biyanan. Pero
ayaw makinig ni Mama. Pagkat di niya talaga kaya ang walang ginagawa at ang maupo lamang maghapon. Minsan, lumabas siya ng bahay at pumunta sa katabing kubo. Napansin niya na mas maganda kung malalagyan iyon ng kurtina. Kaya nagtanong siya kay Lola kung may naitatabi pang kurtina at kanya iyong ilalagay. Nang nilalagyan na niya iyon ng kurtina, ay biglang may dumaan na isang babae. Nasa tansya ni Mama ay nasa 40 na ang edad nito. Huminto ito sa tapat niya at nagtanong kung bago lang raw ba siya sa lugar. Pagkat noon lang daw niya nakita si Mama. Sumagot naman si Mama, sinabi niyang oo at kararating lang noong nakarang araw. Dito kasi na-assign yung asawa ko, pagpapatuloy pa ni Mama. Muling nagtanong yung babae kung ano raw ba ang trabaho ni Papa. Sinabi ni Mama na isa itong sundalo. Pero babalik din sila sa Mindanao makaraan ang 2 buwan. Muli namang sumagot yung babae at sinabi niyang buntis pala si Mama at mukhang 2 daw ang laman na bata. Kaya sumang-ayo naman si Mama sa sinabi ng babae at sinabing kambal na lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Nagpaalam si Mama sa babae na kanya nang itutuloy ang ginagawang pagkakabit ng kurtina sa pinto ng kubo. Habang ginagawa niya iyon, ay napapansin niyang panay ang tingin ng babae sa kanyang tiyan. Halos mapako ng araw ang mga mata nito doon. Bago umalis yung babae, ay tumingin pa umano ito sa mukha ni Mama na para bang may kailangan ito at gustong sabihin. Ngunit nag-aatubili hanggang sa umalis na nga ito. Ayon kay Mama, hindi naman niya iyon binigyan ng anumang masamang kahulugan dahil mabait naman kausap yung babae. Makaraan ang ilang araw ay napagpasyahan ni Mama na sumama sa palengke. Kasama niya yung 2 mag-aalaga sa amin at si Lola. Nang bigla daw niyang makitang muli yung babae doon, nagtitinda ito ng kalamay. Ito po yung masarap na ipalaman sa tinapay. Nang mapansin daw sila nito, ay tinawag at kinawayan sila. Inalok sila nito at sinabing bibigyan pa ng libre dahil sa kaibigan daw niya si Mama. Bigla namang nagsalita si Lola at sinabi sa babae na ngayon lang yata niya ito nakita doon sa palengke. Madalas kasing namamalengke si Lola at hindi naman niya nakikita yung babae. Sumagot yung babae at sinabing bihira lang siya magbenta. Paminsan-minsan lang kapag sinisipag na gumawa ng kalamay. Matapos iyon ay bumili na si Lola. Dahil sa mukha ngang mabait ito, dahil sa maamong mukha at malambing na paraan ng pagsasalita. May kasama pa itong bata na sa palagay nila Mama ay anak ng babae. At tulad nga nung ipinangako ng babae, ay binigyan pa sila nito ng libre. At nang iaabot na nung babae iyon sa kanila, ay may biglang lumapit na 2 lalaki at 1 babae. Na sinabing bili na raw sila pagkat masarap yung tindang iyon nung babae. Katunayan nga raw ay nakabili din umano sila
kahapon. Nasinelstok pa sila ng mga ito. Dagdag pa nila ay masarap daw iyong ipares sa pandesal at kape. Naalam naman na nila ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil kilalang palaman nga ang kalamay doon sa kanilang lugar. Nang nakauwi na sila ng bahay, ay biglang napaisip si Lola na paanong nakabili yung mga taong iyon sa palengke kahapon. Gayong wala namang nagbenta sa palengke dahil Biyernes. Tuwing Sabado lang kasi sa kanila yung tinatawag na tapo doon sa palengke. Para po kasing tiyangge, kumbaga sa ibang lugar yung tapo. Ito yung araw na binibigyan ng pagkakataon yung mga tao. Pwedeng dumayo at magtinda yung mga tao doon sa palengke. At narinig ni Papa yung sinabing iyon ni Lola. Naroon kasi ito na kumakain ng puto at umiinom na si kwate. Dahil sa kanyang narinig ay ipinayo niya sa kanilang huwag na lang kainin yung nabili nilang kalamay na iyon doon sa babae. At baka ano pa raw ang inilagay nito doon. Na nung mga oras namang iyon ay nabuksan na ni Mama. At naamoy nga niyang kakaiba iyon kesa karaniwang kalamay na nasubukan na niya. Kaya kanila na lamang itinapon iyon sa basurahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nang 7 buwan na ang tiyan ni Mama, 1 buwan na lang ay babalik na rin sila sa Cagayan de Oro. 1 araw ay nakitang muli ni Mama yung babae sa labas ng kanilang bakuran na naglalakad at may dala-dala itong kalamay. At nang makita si Mama ay muli siyang inalok nito. Tumanggi naman si Mama at sinabing hindi na muna sila bibili. Nang sumagot ang babae ay iba ang naging tugon nito. Sinabi nito na mas lumaki palalo yung tiyan ni Mama. Malapit na raw siguro itong manganak. Sinabi ni Mama sa babae na sana nga ay maging maayos at normal ang kanyang panganganak. Maya-maya, bigla niyang narinig si Lola. Sabi daw nito sa babae, "Hoy Ming, abot mang kadirilagi mader." Sumagot naman yung babae at sinabing napadaan lang umano siya. Hindi nga raw niya namalayan dahil sa kakalako niya ng tindang kalamay. Sinabi ni Lola sa babae na masarap yung kalamay na kanilang nabili sa kanya, na kanila raw ipinare sa pandesal. Dahil doon ay muli silang inalok ng babae at ililibre pa daw uli sila ng isa. Pero tumanggi si Lola at sinabing nakabili na sila nang mayroon ding dumaan na nagtitinda noong nakarang araw. Pagkatapos noon ay umalis na yung babae. Pero lumingon pa ito kay Mama, ngumiti at sinabing amping sa imong pag-anak. At pagkatapos ay ngumiting muli. Gumanti din naman si Mama nang ngiti sa babae. 1 gabi ng mga bandang mag-aalas 9 ay nakarinig sila ng tunog ng kikik. Pinapansin daw iyon ni Lolo kay Mama at sinabing iyon ang kikik na alaga ng mga aswang. Nangiti naman daw si Mama nang kanyang marinig iyon dahil hindi ito naniniwala sa mga ganong kwento. Dahil sa CDO ay di naman siya nakaranas ng kahit anong uri ng kababalaghan. Laki kasi siya sa syudad. Maya-maya
ay nagpaalam na si Mama kanila Lolo at sinabing papasok na ng kwarto. Ang bahay nga pala nila Lolo noon ay yari pa sa kugon ang bubong. Pero yung dingding ay yari naman sa makakapal at malalapad na tabla. Nang nakahiga na si Mama ay muli nilang narinig yung tunog nung kikik. Kaya tinanong siya nung isa sa mga magiging tagapag-alaga sa amin kung naniniwala pa siya sa wakwak. Sinabi ni Mama na hindi dahil wala naman daw siyang naranasan sa CTO sa bayngiti. Simula noon ay lagi na silang nakakarinig ng kikik at nararamdaman din nilang mayroong umaali-aligid. Isang gabi, naroon sila Papa kasama ang dalawang sundalo sa kubo at nag-iinuman. Tuba na may halong Pepsi pangaraw ang kanilang iniinom noon. Noong mga bandang alas 11 na ng gabi ay lumabas ang isa nilang kasama upang umihi. May napansin daw itong parang malaking payong na kulay itim na nagpapaikot-ikot sa itaas ng bahay nila Lola. Napansin niya iyon dahil sa maliwanag at bilog na bilog ang buwan noong mga oras na iyon. At dahil sa ihing-ihina ay hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang nasabing bagay na iyon. Nang mapalingon siyang muli ay nakita niya iyong lumapag at dumapo sa silong ng bahay. Pagbalik niya sa loob ng kubo ay naikwento niya kanila Papa yung kanyang napansin. Kaya lumabas yung isa pa nilang kasama at siya naman daw ang iihi. Nais din niyang malaman kung totoo ba yung sinasabi ng kanilang kasama. Pero laking gulat niya nang may makita siyang tao na nasa tapat na ng kwarto nila Mama. Kaya bumalik ito kaagad sa loob ng kubo at sinabi kanila Papa. Paglabas nila ay panandalian pa nilang pinagmasdan muna iyon. Ang akala pa nga daw nila noong una ay isa lang iyong magnanakaw. Pero kinutuban sila ng hindi maganda nang makita nila iyong tumayo at dahan-dahang idinikit ang muka sa may dingding. Napaminsan-minsan pang tumitingala sa langit kung nasaan ang bilog na buwan. Kaya napawika yung isa nilang kasama at sa mahinang tinig ay nasabi nitong, "Sir, aswang yan, sir." Kaya gamit ang hawak na baril ay dalawang beses iyong pinaputukan ni Papa. Sa gulat ay bigla umanong tumalon sa mga halamang tanim ni Lola yung aswang at mabilis iyong naglaho. Hindi na natulog pa sila Papa noong gabing iyon na kanila na lamang binantayan sila Mama. Kinabukasan nang ikwento nila yung nangyari noong nagdaang gabi ay nakaramdam si Mama ng matinding takot at gusto nang umuwi sa kanila. Ang lolo ko naman ay inilabas na yung pinakatatago-tago nitong itak. Hindi ako sigurado kung yun ba yung tinatawag nilang ginunting doon sa kanilang lugar. Mahaba iyon at matalas. Paghahandaan daw niya kasi yung pagbabalik ng aswang. Malakas kasi yung kanilang kutob noong mga pagkakataon na yon na babalik pang muli yung aswang ayon kay Papa. At sa kanyang mga kasama ay natamaan naman niya yung aswang pero mukhang hindi napuruan. Katunayan ay narinig pang araw nila itong nasaktan.
Makalipas ang ilang araw ay hindi nga sila nagkamali. Muling bumalik yung aswang doon sa bahay nila Lola. Mga alas 10 iyon ng gabi nang pagbabang pagbaba nila Papa mula sa kanilang sasakyan ay nakita kaagad nila na mayroong nasa bubong ng kanilang bahay. Dahan-dahan sila nagkubli doon sa may kubo. Kitang-kita nila yung tao na may mahabang buhok na nakatuwad doon sa bubong na tila ba mayroon itong sinisilip. Wala na silang sinayang pa na sandali. Inasinta nila iyon at agad na pinagbabaril. At dahil sa sunod-sunod na pagputok ng kanilang mga baril ay nagkagulo na ang mga tao sa loob ng bahay, na pati yung mga kapitbahay nila ay nagising na rin at nagsilabasan upang makiusyoso. Tumawag naman sa kampo yung isa nilang kasamahan, kaya makaraan lang ang ilang oras ay nagdatingan na rin ang ilan pa sa kanilang mga katropa. Kasalukuyan na nilang hinahanap noon yung katawan ng kanilang binaril, pero hindi nila iyon natagpuan. Sa halip, ang nakita nila ay yung alagang aso nila Lolo na patay na at wakwak ang katawan nito. Nasabi ni Papa kaya pala hindi na ito nakapag-ingay pa dahil sa patay na. Napansin din nila na mayroon ng butas yung kanilang bubong. Panay naman ang iyak ni Mama dahil sa sobrang takot. Gusto na raw niyang bumalik sa kanila sa sitio. Nang mga sumunod na araw ay kanilang pinagawa ang bubong. Pinalitan na ito ng yero at kanila ding pinalagyan ng kisame. Kanila na ring tinanggal yung napakaraming mga halaman ni Lola na nasa gilid ng bahay para madali nilang makita kung mayroong aali-aligid doon. Nang matapos na ni Papa yung kanyang pakay at trabaho ay bumalik na rin sila ni Mama sa CDO. Nang minsang makibalita sila Mama tungkol doon sa aswang, sabi nila Lola ay wala na raw gumagalang aswang doon sa kanilang lugar. Kaya malakas ang kutob nilang napuruhan na nila ito nung huli nilang makaengkwentro. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Talagang kinausap ko pang muli ang mga magulang namin tungkol dito. Maraming salamat po sir at God bless po sa inyo. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magbukas ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Elsie Jacosta, Misuki Kawabata, Rica Ay Raquel Santos, Neneng Pulubi, Leslie Ricardel, Janet Dalisay, Leticia Burgos, Burns A, Jani Sarat, Ann Gandara, Elisa Salvador, Mary Grace Rizaldo, Dimple Siumi, Rosmen Quaresma, John Brian Galila, Roberto Carillo, Mayra Santiago, Florita Peros, Michelle
De Jose, Jonalyn Alolod, Jack Cripps, Dino Castor, Sweet Lady Centeno, Amor Ayudan, Maya Catelo, Gina Solweta, Lynette Reparado, Kim Pantita, Jonah Pisario, Carlo Gayorgor, Jeng Gavina, Viola Flower, Arlene E. Sebelino Jr. Rosalito, Pinoy Nightmare Stories, MJ Espliguera, Maria Lisel Baro, Prispideros Rose, Beng 18 Kabatuan, Marlon Candelario, Evangeline Bunaw, Tagalog Tales of Terror, Asiber Anali, Rowena Crisologo, Russell Pereras, Tolemi, Rose Salitaga, Boy Palaboy, Aisa Amigo, Herman Marasigan, Sandra Herrera, Dennis Gadugdog, Joel B. Donald Cabansag, Mirardo Ruano, Michelle Cedron, Lawrence Lianto, Ting Loberisa, Hail Rain Led, Jupert Estores, Lord Olaybar, Mac TV, Rose Ann Apable, Rubina Tayro, Jules Evening Star, Leslie Leslie, Jocelyn Rosales, Mary Asilar, Sandara May Contapay, Pilipina Balsario. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.